Doble dagok para sa ilang residente sa pampang ng San Francisco River sa Barangay Talayan nang simulang pagbabaklasin ng demolition team ng Quezon City Government ang lampas 30 bahay ng mahigit 100 pamilya. Gaya ng residenteng ito, nawala na ng bahay na nakawan pa raw. Itong mga to ang umakyat eh, ito. Oh, yan ang umakyat doon. Yan ang mga naggipa. Sila ang dapat ng imbestigahan. 7,000 yun na nga lang ang pera ko. Ang kanyang itinuturong nagnakaw, ang mismong demolition team na gumiba sa kanyang tirahan. Agad silang pinagkakapkapan ng isang pulis pero walang perang na-recover sa kanila. Go. Depende kayo ma'am, kung magre-reklamo pwede naman. Kung gusto niya mag-file ang kaso, eh pwede nang dali natin sa police station. Ang babaeng ito naman, kambal na pighati ang sinapit sa araw lamang na ito. Namatay kasi mama ko eh, na may balak sana kami uwi ng probinsya. O paano makauwi? Kailan po namatay mama niya? Kaninang umaga po. Tangan ang mga Barreta de Cabra, mahigit 200 ang bumubuo sa demolition team. Sa 3 araw na demolisyon, 3 metro mula sa pampang ng ilog ang lapad ng lupa na balak bawiin ng Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC. Bagaman kumalma na rin kalaunan, nabalot ang tensyon ang paligid nang magsimula ang baklasan. Reklamo ng ilang residente, hindi pa umano tapos ang konsultasyon. Kung ma-relocate kami, ayos muna po muna, i-proseso. I-proseso muna, kausapin kami, consultation muna sa mga tao. Lahat ng dinimoris nila dito na dinala doon, andi dito pa rin po, nagtatayo uli. Kompleto ho sa papeles ito. Lahat ho sila, lahat ho ng pagkakataon para ma-relocate sila, ginawa na ho natin. Kinalulungkot ho namin na dumating pa sa ganitong punto na kailangan i-force demolish po. Ilang residente naman ang pumayag ma-relocate sa isang housing project sa Murong Rizal. Cedric Castillo, GMA News.